Boom! Ito sa inyo mga Los, no? At panibagong video na naman po tayo mga Los, no? Alam ko kahit saan dito ngayon sa ating bansa ay trending na trending yung salitang mex mo na yun, insan. Tornado! Insan! Bebe ko insan! Meron pa lang mex-mex dito? Ito tornado! Ay mamaya ah! Lala sa inyo mga insan! Mex-mex nyo dito! Sabi ko sa driver, Manong, sa tabi lang, may kus-mekus na yan. Alam mo yun, yung may kus-mekus, nakaka-LSS, lasong syndrome. Okay, may kus-mekus, oh, may kus-mekus. May kus-mekus. May kus-mekus. May kus-mekus. May kus-mekus. Super, oh, tornado! Super tornado, Insan! Ipo-ipo na yan! Mekus-mekus mo na yan, Insan! Mekus-mekus! Super mekus-mekus! Sobra na mekus-mekus na yan, Insan! Sobrang sikat ng salitang yan, mga Los, na social media. At kahit yung mga sikat na, mga Los, ay ginagayo yung salitang yan. Pero saan nga ba nang galing ang salitang mekus-mekus? At ano nga ba ang ibig sabihin niya? Sobra na yan? Tanong na lahat na Pilipino, anong mekus-mekus? Anong mekus-mekus? Mix-mix, oh my god! Siyempre Indian kami, may accent kami, it comes out naturally. Sobra na yan, parang na wala utak talaga lately tao na wala na isip na iba bagay. Ano yung mekus-mekus? Malamang mix-mix, oh my god! Wag kayo iya! Marami na papasaya or na-entertain si Mr. Nobody sa mga video niya habang nagre-react siya sa mga street vendor na nagluluto ng street food dun sa India, mga Los, no? Kung saan siya galing. Marami na papasaya si Mr. Nobody sa mga video niya. Pero kabalik ka rin ito sa ilan sa mga kababayan niya sa India. At dahil sa mga video na ginawa niya, si Mr. Nobody ay nakatanggap ng death threat. Hello ladies and gentlemen, this is Mr. Nobody part 2 again from the D-Threats. I just received a call that they have been talking about me. Oh my god, sobrang na confused. Wala ako ginagawa, wala ako inapakan. These people cannot understand the review. Dapat magalit sila kung sino yung nagvi-video doon sa mga street food vendor. Ako bilang nagre-react lang, bakit ako yung dinadami nyo na ganyan? Sobra na wala utak yung mga kalahe ko na yan. Tapos sila na lang porkit may pera sila, may power sila, may connection sila sa government of the Philippines. Kaya ganun na lang yung sasabihin nila na patrabaho na natin si Mr. Nobody. Bakit? Naiinggit ba kayo na hindi nyo nagawa to without anything? Kasi ako, ever since pangarap ko na maging vlogger, content creator, comedian, whatsoever, basta napapanood ako ng tao sa TV, sa cellphone. Pangarap ko, ginawa ko with no dirty anything. Unlike you guys, you did a lot of dirty work. Galing sa inyo, I will go to Sir Rafe Tulfo. Ako na mag-adjust, hindi ako lalabas sa amin. Wala na ako papuntahan, mag-abroad na ako soon. Ako na mag-adjust, dire-diretso pa rin yung pag-content natin. Pag may ginalaw na sila sa pamilya namin, akala nila na may mga bodyguard sila and whatsoever. Pag isang bagay na nagkamali ko sa family namin, it's either me, my cousin, or my kapatid, ubusan na lahi yan. At umabot pa nga sa ganun, mga Los. Yung tipong pati mga kababayan niya ay gusto na siyang patumba. Maaaring nakakasakit siya ng mga kababayan niya doon sa pagre-react sa mga video. Mga Los, no? Kung paano mag-prepare ng pagkain na itinitinda ng mga kababayan niya sa India. Pero yung video na ginagawa niya, mga Los, no? Parang isang way yun, mga Los, no? Parang wake-up call yun sa mga kababayan niya para baguhin yung sistema ng pag-prepare ng pagkain, no, mga Los. Kasi hindi lang naman sila kakain nun, eh. Tinitinda nila yun. Bilang content creator, mga Los, or vlogger, influencer man, maaari tayong makasakit, may matutunan sa video natin, at maka-influensya ng tao
sa mga manonood sa video natin. Hindi lang sa aming mga creators, mga listeners, no? Pati na rin dun sa mga tao na mahilig mag-video sa mga pangyayari, mahilig mag-video sa mga aksidente, mga nangyari sa lugar natin. Dapat maging responsable tayo sa pag-upload na ating mga videos. Aww. So, yun lang mga listeners, no? Maraming salamat po sa panonood at please, huwag niyo po kalimutan mag-follow sa aking Facebook profile at sa aming YouTube channel, mga listeners. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.